Hi, magandang araw sa inyong lahat. Ito po yung bagong project natin na gagawin. Bali loop, customized loop bed siya na request ni Sir Matthew. Bali nasukatan namin siya kanina. Request pala ng kliyente, dapat meron siyang storage sa stair niya. Meron siyang drawer. Meron din siyang ano, mini closet sa ilalim, plus meron siyang maliit na mirror, tapos meron siyang study table sa gilid. Request pala ng kliyente, dapat meron siyang storage sa stair niya, meron siyang drawer, meron din siyang ano, mini closet sa ilalim, plus meron siyang maliit na mirror, tapos meron siyang study table sa gilid. So, simulan natin yung project. So, kailangan natin muna ilagay ito sa SketchUp para may reference tayo. So, na-open ko na yung SketchUp natin. Na-save ko na rin. Tapos, pili tayo ng styles natin. So, ito yung pipiliin ko na laging pinipili kong paborito. Then, click tayo ng edit. After po natin maklik yung edit, so bali punta tayo dito sa watermark. Tapos hit po natin tong plus sign. Then hanapin po natin yung reference natin. So ito is lalagay ko sa may taas. So gusto ko pull siya. Then position ng screen, gusto ko sa taas. Lakihan ko siya ng kaunti. Finish. Then, na-add pa ako ng isa. Add ko naman itong drawing ng kliyente. So, gawin ko siyang background. Then, next, position. Then, dito kasi sa may baba. Lakihan ko ng kaunti. Yan. So, bali, ito yung reference natin. So, simulan po natin yung paggawa ng loop bed natin. Tandaan nyo lagi, pag gagawa kayo ng loop bed, sa mattress kayo lagi magbe-base. So, ang size po ng mattress niya sa itaas, 54 by 75. So, gagawa po tayo muna ng box na 54 by 75. So, pag na-establish nyo na po itong yung mattress size natin, so, pwede tayong gumawa muna ng temporary box. So, para magre-represent to dun sa mattress natin. Let's say 5 inches ang taas niya. So, 5 inches. Tapos, iaangat po natin to. Ang request ng kliyente, hindi siya masyadong mataas, hindi rin masyadong mababa yung loop bed. So, ang gusto nila, na ideal na taas nila is 6 feet. So, type po natin sa keyboard natin 6, tapos yung feet na sign. Yan. So, bali automatic na yun. So, kapag tinype naman natin sa inches, yan. So, 72 inches. So, bali ito yung taas ng loop bed natin. And then, then, kung mapapansin nyo po dito sa sketch na ginawa natin, dun sa, base dun sa measurement niya. So, ang measurement po ng room is 101 siya. So, actually 102 siya. So, nilalagyan ko lang ng allowance na at least 1 inches. So, ang lapad ng room niya is 101. Yan, so 101
Tapos, ang pwede nating magamit na area niya is 65. Yan, bali 65. So, dito tayo gagamit ng dito natin ibabase yung ano natin. So, gawa tayong lines dito. Another lines uli dito. So, bali, ito yung magiging loop bed natin. So, pwede tayong gumawa muna dito ng box. Gamitin lang natin siya as guide. Yan. So, double click, ano natin? Gawin natin component. Yan. So, ang mangyayari niyan, kung 65, bali, ito yung magiging ito yung magiging basic box natin. Ito yung magiging hagdan natin. Yan. So, pwede natin gamitin as pwede natin is 54. Yan. So, hanggang dyan. Let's see kung akit na to. So, 17. So, taasan pa natin. Gawin natin 60. So, ito yung hagdan. So, 60 or 5 feet yung hagdan. So, bali, magiging ganito yung basic shape. Ito yung kama natin. Ito yung blocks ng hagdan natin. Ito yung dito sa loob niya. So, pwede natin gawin is mag-offset tayo dito ng so pwede tayo mag-offset dito. Let's say mag-offset tayo dito ng let's say kapal ng plywood 11, 16 or 3/4. Let's say 5. So bali hindi na natin kailangan to. So ito yung magiging yung frame ng plywood natin ng magiging ito yung magiging pinaka frame ng bread ano natin ng bed. So i-adjust ko siya rito. Yan. Ito pwede muna natin i-hide. Pwede natin i-adjust to dito. Pwede rin natin i-adjust dito. So, edit. And hide class. Pwede natin to i-adjust dito. Yan. So, bali, magiging ganito siya. So, isang part tong bed frame natin. Isang part tong stair. Tapos, magdi-design tayo dito ng table. Magdi-design din tayo dito ng mini closet niya. So, pwede lang natin gawin tong guide as delete natin to. As box lang siya. Yan, delete natin tong buong side. Iwan natin yung line niya. Yan. So, para meron lang tayong guidelines niya. And then, para hindi natin siya ma-select, right-click nyo, lock natin siya. So, pwede natin simulan yung table niya. Ang request ng kliyente is 46 yung haba. So, let's say 46. Lagay natin dito ang guide 46. Tapos, it's, let's say 20. Yan. So, gawa tayong basic box dito. So, say 30. Yan. Bali, ganito ang mangyayari sa kanya. So, may component natin. Pwede natin 'to paglaro-laruan mamaya kung paano siya dito siya. Delete. So,
Sorry, delete guides. Yan. And then, gagawa tayo ng closet. So, ang standard closet natin is pwedeng 22 to 24 hanggang 26. Depende sa inyo. So, ang pinaka-common na ginagamit namin is 22. So, 22. Siguro, gamitin natin yung closet hanggang dito sa dulo. So, sige. Try muna natin dito as guide. Tapos, so, sa design niya, meron siyang two doors. So, bali, ganito ang mangyari sa kanya. Two doors. So, let's say 24. Yan. And then, siguro may another siya rito na pwede natin paglaruan na 12 inches. Yan. So, bali 12 inches. So, bali magiging ganito siya. So, meron siyang stair dito. Meron siyang mini closet dito. Meron siyang shelf dito. Meron siyang table. So, pag-aralan natin kung makakaupo ba rito yung gagamit. So, pwede natin iangat to. Pwede natin siguro this one should be parehas neto. Pwede natin siya ilabas. Pupunta rito. Yan. Then, tsaka na tayo maglalagay ng tsaka natin iisipin kung paano natin lalagay ng brace yung bunk bed natin. So, pwedeng ganun ang route na gawin natin. So, since na-establish na natin yung basic shape natin, meron na rin tayong basic measurement niya. Yan. So, mag-start tayo sa stair. So, sa stair, ang pwede natin gawin, hatiin natin to sa, let's say, apat. So, paano ba natin to hatiin sa apat? So, isang discarding ginagamit ko is this one. Gawa ka ng line dito sa taas. Tapos, select nyo yung line na yon. Tapos, hit nyo yung move tool. Tapos, clone nyo siya rito sa baba. Then, hit nyo po yung control key nyo. Then, enter. Yan. Then, slash 4. Yan. So, automatic yun na 4. Ang nangyari po nun, dinuplicate ko siya rito. Then, gumamit ako ng array technique. Yun lang po yung slash tapos 4. So, after nyo maclone, hit nyo yung slash. Then, yung number na gusto nyo, ilang beses nyo siya duplicate. So, ang pwede natin gawin dito is kunin natin to as guide natin. So, gawa tayo ng guidelines. Yan, gawa tayo ng guidelines dito. Yan. So, pwede natin na i-delete to. Hindi na natin to kailangan. Yan. And then, ang pwede natin gawin is pwede tayo dito mag gawa tayong lines niya rito. Yan, lines. Lines din dito. Lines din dito. So, ang first step natin is to edit natin tong part na to. Tapos, gawa tayong lines dito. Yan. Tapos, gawa rin tayong lines dito. Gawa rin po tayo ng lines dito. So, bali yung mangyayari po sa kanya, ganyan siya. Masa-separate siya. Makiklik nyo tong apat na to. So, ang pwede natin gawin dyan is, select nyo tong part na to. Then, pwede nyo hit to ng, let's say, 12. Or, masyadong 14. Sorry. Let's say, 14. So, this one should be 14. So, this one should be 14 plus
14. Yan. So, yan ang mangyayari sa kanya. And then, this one, gamitin nyo lang yung reference na to, then plus 14. 1/4 type nyo lang. So, bali, magiging ganito siya. So, eto na yung ano natin. Yan. So, actually, eto, as a basic request ng kliyente, pwede na natin isend tong ganito as confirmation lang sa kanila na ganito yung gusto nilang mangyari. Kasi makikita na nila yung basic shape na ito eh. And then kapag nag-agree sila, pwede na natin to i-design ng mas kompleto. Okay. So gawin na natin yung support ng paa dito sa ano natin. So pwede nating gamitin is pwede tayong gumamit ng 3 inches dito. Siguro is 4 inches yung gamitin natin. Let's say 2x4. Pwede natin gamitin is 2x4. So, or 3x4. Pwede, sige, 3. Tapos, move lang natin siya dito. Yan. So, huwag niyong problemahin kung mag-overlap. I-adjust natin siya maya-maya. So, i-make component. Tapos, i-clone po natin siya rito sa kabila. Yan. Tapos, select nyo isa. Hold nyo yung control. Tapos, select. Tapos, move natin. Dito natin select. Yan. Tapos, hit natin yung control para ma-clone. So, yan. May na-clone siya. So, lalagpas tayo dun sa measurement natin. So, kailangan natin iusog natin tong bed frame nya. So, edi natin iusog to dito. So, ganyan ang mangyayari sa kanya. And then, this one, ang height na ito is, so, 25. Masyado malaki. So, ang sa experience ko, okay na yung 18 eh. So, gawin natin tong 18. Yan. Uy, sakto. Halos sakto. So, move natin to dito sa 18. Ito mangyayari sa kanya. So, para hindi pangit yung design natin, pwede natin lagyan ng plywood dito. Ira-router natin. So, let's say, pwede natin pasukan siya ng plywood. So, pwede natin i-group itong part na to. Pwede natin gawing component. Component. Lagyan natin name bed frame. This one should be bed frame. And then double click natin para ma-edit natin. So ang technique para makapag-focus ka, mas madali ka mag-edit ng component, click nyo lang yung view, then component edit, hide rest of model. So pag di-double click nyo yan, mawawala na iba. So, and then, pwede ka na mag, pwede ka nang ikaw lumabas. Hindi, joke lang po. So, pwede na tayo magawa dito ng plywood. So, lagyan natin ng 3/4 or 11/16. 11/16 po kasi yung size ng plywood namin dito. So, may component. Tapos, pwede nyo siya i-move dito. Yan. Sorry. So, component. Then, move natin siya rito. Bali, yan ang mangyayari sa kanya. Then, move natin to. Then, this one. Pwede sigurong mas
Kapag ka magre-reference ka sa ibang component, mas magandang i-turn off mo to. Yan. So, makikita mo ngayon to. So, reference mo na ngayon siya dyan. Yan. Then, hit save. Huwag kakalimutan di mag-save. Dapat po mag-save po. Yan. So, dito, pader na to. So, okay na yun kahit walang hawakan dyan. Kasi usually, meron tayong ilalagay dyan. Then, this part na to, pwede natin to i-move. Actually, pwede natin to i-bound dito eh. Kaso, mas mahirap ang design kung nakabound siya rito. So, pwede natin i-move siya rito. Yan. So, lumuwag pa yung portion mo rito. And then, this one is, let's say kung papasok siya dito. I think so in this. Oh, pasok siya rito. So, pwede rin yun. Pasok siya dito. And then, move natin siya rito. So, ganyan yung mangyayari sa kanya. So, ang gusto ng kliyente, bali, ang gusto ng kliyente doon sa table niya, may lalagyan na ng computer dito. So, let's say 12. Yan. Tapos, let's say 3 dito. Bali, ang gusto ng kliyente, magiging ganito. Parang naka-float siya. Yan. Bali, ganyan. Siguro kung mas maganda, i-direkta na natin to hanggang dito. Ayan. So, may area siya rito. Tapos, meron din siyang area dito. So, sa closet natin, ang pwedeng mangyari is, so, ang design ng closet, so, kunin natin to sa gitna. Tapos, kunin natin dito ng 3 feet. 36. Oh, 24. Oh, let's say 20. Yan, so 20. Since, di pa naman natin siya i-detail design, kahit lines lang muna yung gawin natin sa kanya. Bali, ganyan. So, ipapakonfirm ko lang naman muna yung shapes niya. Then, ang gusto ng kliyente, may harang dito. So, dapat itaas natin to. So, itaas natin to ng, let's say 8 inches. Yan. Hindi malaglag. Sabi nila is may bata sila. Tsaka concern nila yung malaglag dito. Gawin natin 12 inches. Yan. So, hindi na malalaglag yung bata dyan. And then, save ulit. Then, lalagyan po natin ng harang siya dito. So, gawa tayo dito ng ano niya? So, gawa tayo dito ng 4 inches. Yan. Tapos, lagyan natin ng ano, 0.25 na component. Then, duplicate natin siya isa pa. Yan. So, from here, gusto ko is 2 inches. 2. Yan. Tapos, gusto ng kliyente is matibay siya. So, pwede tayong gumawa ng inches.
Pwede tayo gumawa ng guide niya dito. Then, yan, loop, ano natin, 4 inches, ano, 1.5. So, lagay natin siya sa may gitna. Kunin natin yung center nito, tapos kunin natin yung center ng ninyo. So, bali magiging ganito siya. So, edi natin siya may component and then i-clone natin siya rito. Then, right click, i-flip po natin siya sa green. Yan. So, dito ko siya iaangat. Dito ko siya. Yan. Then, make unique. Tatanggalin ko tong portion ito. Kasi flat po yun dito. So, dapat wala na to. Then, dito naman po, gagawa tayo dito ng guide niya. Ganun din po. 4 inches. 4. Ayan. Tapos, yung kapal po ng kahoy nyo, 1.5. Then, may component. Then, move from here. Clone, tapos 2 inches po. 2. Ayan. Dito naman po is, dito papasok yung mga bata. Pwede natin itong pwedeng lagyan natin dito ng 18. Yan. Tapos gawa tayo ng kahoy niya. So, let's say sorry. So, gawa tayo dito. Ayan. And then, 4. May component. Then, lagay natin siya dito. Ayan. Pwede natin siya ilagay dito. Ang ginagawa ko para matibay ito, kakat ko siya rito. Yan. Tapos, ipupush ko rest siya rito ng let's say 6. Yan. Pwede ko i-screw yan dito. So, mas matibay siya sa ganun paraan. Yan. Tsaka ko siya lalagyan ng tsaka ako maglalagay dito ng harang niya. So, 4 inches. So, 1. May mali tayo. Ulitin natin. So, from here. Gamitin ko tong reference na to. Then, from here, move ko 18. Yan. Let's say 20. Baka gamitin din ng tatay ito. Yan.
Then, gawa tayong guidelines dito. Yan. Tapos, 4 pababa. 4. Then, close natin tong guide na to. So, gawa tayo dito ng box. Yan. So, 1.5. Tapos, make group. Tapos, clone natin dito. Yan. Tapos, move natin 2 inches to. So, bali dito siya. Yan. So, ganyan siya katibay kasi bata ang gagawa, ang gagamit. So, bali magiging ganito siya katibay. So, eto, ang drawer niya nga pala. So, meron tayong mali dito. Kasi ang gusto ng kliyente, ang drawer nito is nandito sa side na to. Edit, delete guides. So, isa pang request ng kliyente is yung shelf floating dito sa kabila. So, bali, from here, gagawa tayo ng floating dito. Let's say 8 inches. Pasok lang natin siya dito. So, gawa natin dito ng lines. So, bali, ito siya. Then, say 2. May component. Bali, dito siya banda. Yan. Then, isa pa. Bali, ganyan siya. Move natin ng kaunti po. Itaas lang natin. Yan. Then, ang gusto rin nila may shelvings dito na 4 feet. So, dito sa taas na ito, gagawa tayo ng shelvings niya. Should be 5. Then sa 5 na yun is let's say 2 inches. Kunin natin yung center neto. Yan. So it's 4 feet. So it's 24 dito sa kabila. And it's 24 din dito sa kabila. 24. Then, gawa tayo. I-rectangle lang natin dito. Oh. Ay, mag-meet. May mali tayo. Let's say, gawa tayo dito. Yan. Tapos, move natin ng 8. Yan. And then, measure natin to 48 inches. And then, bawasan natin. Yan. Pag-click natin to. Then, kunin natin yung center ng part na to. So, center. Yan. Tapos, center din na to. Yan. And then, move natin siya ng how much? 6. And another 6. 6. Bali, yan siya. Let's say another 6. Another 4. Yan. So, bali ganito siya. Edit, delete guides. So, bali, ito yung mangyayari sa kanya. So, pwede natin to i-send sa kliyente as starting, hingin lang natin yung comment niya. And then, tsaka natin i-design ng detail. Save.